po ang mga bus na biyaheng probinsya isang araw bago ang simula ng Semana Santa. At dahil po sa dami ng mga pasahero, ang iba po ilang oras naghihintay bago makasakay. Kasabay ng dating ng mga pasahero ang patuloy na pagbabantay ng mga otoridad para magpatupad ng mahigpit na seguridad. At mula sa Araneta Center Bus Terminal, nakatutok live si Salima Refran. Salima. PJG sa tayangan ng mga pulis ay umabot na halos 7,000 katao ang mga pasahero ang sumakay ng mga bus dito sa Araneta Bus Terminal ngayong araw at pauwi na ng kani-kanilang mga probinsya. At sa mga susunod na araw, inaasahang maabot na ang peak ng dami ng mga pasahero na tinatayang umaabot ng 10,000 katao. Umaga pa lang, marami ng tao sa Araneta Center Bus Terminal. Fully booked na mga biyahe. Lahat na isamantalahin ng mahababang bakasyon. Sina Ivy talagang gumawa ng panahon para maiuwi ang mga anak sa summer. Bakasyon na lang muna kami ngayon. Kasi magandang maligo sa dagat, ganyan. Tsaka kasama ko yung pamilya ko. Ngayon lang kasi kami nagsama-sama eh. Dahil nga sa ubusan ng pwesto sa bus, ang ilang pasahero, 4 hanggang 5 oras ang hinihintay bago makaalis. Ang mga bata nga, nakatulog na sa kakahintay. Para mas maaga sana. Kasi fully booked na po kanina yung mga ibang bus. Mahigpit naman ang seguridad na pinatutupad. Iniinspeksyon ang bawat bagahe. May rumoronda rin K-9 units. Dapat maging vigilant sila, ma'am. Para hindi sila maging biktima ng mga pickpocketing dyan o kaya mga salisi, ma'am. Huwag masyadong maraming bagahe pag uwi. Ang napapansin ko, mas marami na yung bagahe kaysa yung mga pasahero. Jiggy, sa mga susunod na araw nga ay inaasahang magkakaroon ng inspeksyon dito sa Araneta Center Bus Terminal ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito'y para masiguro na ligtas ang biyahe ng ating mga kapuso ngayong Semana Santa. At yan ang latest mula dito sa Araneta Center Bus Terminal. Jiggy? Maraming salamat, Salima Refran.